Hindi mo ba napansin? Talaga namang kapuna-puna at talaga namang sunod-sunod sapagkat si Ate Guy ay talagang napapanahon. Hindi lang kahapon, hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. Yan ang Nora Honor na ngayon ay talagang visible na visible. Kitang-kita ang kanyang kasikatang walang kupas. Napansin mo rin ba? Abangan! Bumabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nanonood ng Heart's Expression. Kumusta, kumusta, kumusta kayong lahat? Ito po si Kepherly R na nagsasabing maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart's Expression at patuloy pong ginagawa niyo po itong tambayan, ginagawa niyo po itong inyong tahanan. At sa mga nag-subscribe na, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ng Heart Expression, sa patuloy na panunood, at patuloy na kayo po ay nagbibigay sa amin ng encouragement sa pamamagitan ng inyong suporta. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please watch, like, and subscribe na po ang Heart's Expression. At tiyak po na kayo po ay bibigyan namin ng mga throwback, bibigyan namin ng hindi lang throwback kundi napapanahon at talagang update pa. Pero syempre, pag-usapang Ate Guy, usapan ng doon ngayon at syempre ang mga upcoming events kay Ate Guy. Huwag po natin kalimutan na isubscribe ang YouTube channel ni Miss Nora Honor, ang Nora Honor Official, na talaga namang ito po ay padalas ng padalas ang pag-upload ng videos. At napansin niyo rin ba na pagtaas ng mga views at ng mga subscribers? Kaya po, subscribe na kay Miss Nora Honor sa kanyang Nora Honor Official, ang YouTube channel ni Ate Guy. At sa March 12, siyempre po, araw-arawin po natin ang pagpapaalala, pagpapromote ng get-together ng mga Noranians that will be on no, March 12 ng kasalukuyang taon sa Gloria Maris, Cubao. Yan, Gateway. Ay, sa wakas, na-memorize ko na yung lugar, no? Kasi dati iniisip ko pa, yung araw-araw sinasabi ko na. At ito po ay magsisimula ng 3 o'clock hanggang 3 p.m. hanggang 7 ng gabi. Kaya manood na po kayo o basahin po natin ang Facebook page ng Noranians Worldwide na makikita po natin dyan ang mga announcement ni Mr. Edgar Castro, ng ating kuya, ang mahal na presidente. At ang mga Noranians ay may kanya-kanya pong inihandang production number. Ayan. No po, marami po yung mga grupo, no? At ako po, may gagawin po ako eh. Ulam kung tutuloy ako sa anambre. Hindi po, jokes lang. Yung joke lang po, ano kayong gagawin ng snap po? Support for Nora Honor Pampanga. Of course, lahat po naghahanda. At nandiyan po siyempre si Ate Guy, ang ating mga na superstar na talaga namang protocol, bawal ang yumakap kay Ate Guy. Bawal nga ba? Pero siyempre, basta po, mapipigil ba yan? Basta, pero protocol lang yun po. Okay, masaya po tayo. At sa usapang Ate Guy, kapansin-pansin, di ba? Napansin po ba natin? Lalo na kung follower ka ni Ate Guy, lalo na kung nagmamahal ka kay Ate Guy, si Ate Guy po ay talaga namang sikat na sikat at talaga namang laman ng YouTube, laman ng Facebook. At hindi nyo po ba napansin kahit na sa television, sunod-sunod po yung mga pelikula ni Ate Guy na pinapalabas. Ay nako, ang dami po ng mga throwback, yung mga pelikula niya. Yung iba lumang-luma na, kalkal-baul na po yung mga pelikula ni Ate Guy. Sila po ni Mr. Tales Cruz III. At meron pa po, meron naman yung mga hindi naman lumang-luma, yung mga katulad po ng Glory Contemplation. Nandiyan po yan, ano? Kailan lang po, 3 taong walang Diyos. At
marami pa. Pinapalabas ko yung mga pelikula ni Ate Gay. Kaya naman, nakakatuwa kasi napapanood pa rin po natin si Ate Gay yung mga itsura niya nung araw na po. Yung iba po na mga nanonood, kapag nanonood po ako sa TV at si Ate Gay, sasabihin nila, sino po yan? Sabi ng mga apo ko, yan si Miss Nora Honor. Si Miss Nora Honor po yan? Ayun, nung making, kumakanta po minsan si Ate Gay. Dahil si Ate Gay, 15 years old pa lang, bata pa lang po si Ate Gay, kabataan-kabataan. Talaga po, sumisibol pa lang yung kanyang pagkaedad na kabataan eh. Bakit ang laki po ng boses? Lip-sync po ba yan? Siya po ba yan? Oo, si Miss Nora Honor yan, si Ate Gay yan. Ganyan siya kagaling. Napapalabas po yan ngayon. At salamat po kasi nakikita ng mga kabataan ngayon, ng mga millennials, kung gaano kagaling si Ate Gay, kung ano yung mula doon sa pelikula niya, Umaawit sa May Puno, ayan, no? Na, meron pa siyang pelikula na natin siya sa itaas ng puno na kumakanta, no? Parang kasama niya po yata si Mr. Boy Alano. Talagang tao po po ng tao doon. At siyempre, hindi na nakakatawa. Hindi naman nakakatawa sa akin. Natutuwa tayo kasi bakit? Imagine mo yung superstar ngayon ay hindi po sukat nakalain na malayo ang mararating, no? Ngayon po yung talagang makita mo yung mga pelikula niya mula doon sa mga pagkatakanta niya sa puno. Hala, sige, hanggang sa naglakbay siya, malayo ang narating. At narating niya na ang iba't ibang pagganap, iba't ibang papel na role na kanya ginagampanan. Kaya nga, talaga naman, mula doon sa pag-awit at talaga naman sa matitinding drama, no? Talagang bigati na panlaban at mula doon sa pakanta-kanta na, sorry po to say, no, wala namang kwenta. Kasi musical, kakakanta lang siya. Nagkakaroon ng kwenta kasi si Ate Gay at may kwenta dahil sa magandang boses. Ibig sabihin, wala naman talaga istorya. Sorry po, no? Masaya lang po ako. Pero, ganun naman lahat halos ng pelikula nun eh. Yung mga simula nun po, pakanta-kanta. Pero, konting kwento, kakanta na si Ate Gay, magchichiwet na sila ni Kuya Pim, di ba? O, ganun. At yun po ay talaga namang kumikita. Saan ka naman nakakita ng ganun? Sa puno lang po nag-umawit eh. Blockbuster na. Talagang iyang bigo. Walang ganun. Yung Guy and Pip nga po dito sa San Fernando. At hindi lang po sa San Fernando eh. Pinalabas po yata, if I'm not mistaken, eh 6 months. Kaya ewan ko kung 6 months din po ako nandun sa sinihan. Ganyan po no, sa loob ng sinihan. Dahil bata pa po ako doon. Yung mga magulang ko may dalang kaldero. May dala po silang ulam. Hindi na ako nilalabas sa sinihan. Nandun sila sa balcony natin pag sa ilalim. Nag-jojolin po kami. Uuwi na po kami gabi. Ganyan, para yung nanay ko hindi nagsasawa yung mga ate ko pa ulit-ulit na pinapanood ko yung Guy and Pip. Ganun po katindi yung mga nagmamahal kay Ate Gay. At sulit naman. Kasi kahit sabihin natin na ganun lang, napapasaya sila. At hindi mo mabili ang kaligayangan ng mga nagmamahal kay Ate Gay. Kaya nga yung mga pelikula ni Ate Gay, panukikit ako, wala yung mga magulang ko, naalala ko pa rin po yung mga ala-ala, no? Yung Guy and Pip na yan. Talaga po, pag nakikip ako, natatawa po ako, nagbabalik yung ala-ala, no po? Magaling eh, yung Burong Kalunga. Pero po, panahon ko na po yung napanood ko po, nagsimula na po kay Ate Gay dun sa ano eh, Palengke Queen. Ayan po, sunod-sunod na po yan. Hindi na ako nag-a-absent. Hanggang sa ngayon, hinihintay ko po yung kontrabida. Kaya kapag hinihintay po natin yung kontrabida, nag-aabang po ako ng palabas sa TV ng mga pelikula ni Ate Gay. Pero ano niyo po kung tutusin? May CD po ako ng mga pelikula niyo, pero pinapanood pa rin po namin sa TV. No, bakit? Kasi pag Ate Gay talagang susuportahan mo, may CD ka naman, nasa YouTube naman. Pag pinilabas sa TV, susuportahan mo pa rin. Bakit? Ganun po talaga. Kaya kapansin-pansin hanggang ngayon ang bago-bago pa rin ng pelik ng pangalang Nora Honor. Kahit sa ipano pang sabihin, kahit na mayroong pag sinasabi kay Ate Gay, walang makakapagbangsak kay Ate Gay. Dahil Ate Gay yan, Nora Honor, himala ng pelikulang Pilipino. So, yun po, kung napansin nyo lang po, kaya napapload po ako. At syempre, marami pa kayo aabangan kay Ate Gay, hindi lang sa television, kung hindi, syempre, sa malaking, ayan, tabing yun sa pelikula. Ate Gay, we love you. At excited na kami sa March as well. Mga Noranians, kita-kita po tayo. Thank you sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa Mansulok ng Mundo. Ito po si Kuya Ferdo Arnel nagsasabi, as long as there is love,
we will send, and to God be the glory. Maraming salamat po. God bless us. Thank you, thank you, thank you, thank you.